Isang mapagpalang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay darako tayo sa ating maikling na devotion. Masusupuan po natin sa Roma, Kabanata 15, talatang 1-6. Ganito po ang sinasaad. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mahihina sa pananampalataya. Huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat ko ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Ano mang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Pagkalumawa ng Diyos na siya nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay pinagpala sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo sandaling manalangin. Diyos na sa amin ay kumakalinga, salamat sa katunayan ng iyong pag-ibig. Sa hapong ito, nagpapasalamat kami sa buhay, kalakasan, na taglay ng bawat isa. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, nawa ay ito ay magsilbing lakas, magsilbing gabay sa aming buhay pananampalataya at sa aming paglilingkod sa iyo, gayon din sa aming kapwa. Maraming pong salamat sa oportunidad. Sa ganitong diwa, kami ay magkasama-samang muli upang magpalakasan sa aming buhay pananampalataya. Salamat o Diyos, gabayan mo ang iyong lingkod. Maging ang bawat isang makikinig, nawa ay lubusan nilang maunawaan ng iyong mensahe. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, pangunahan mo kami, turuan mo kami o Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa hapong ito mga patid, nais kong bigyan ng tatlong punto o tatlong M ang ating teksto. Una ay matulungin, malasakit, at matuto. Kung ikaw ay malakas, magpasalamat tayo sa Diyos dahil ikaw ay merong lakas. Meron kang taglay na lakas upang tulungan ang iyong kapwa. Tulungan ang iyong kapatid, lalo na ang mahina sa pananampalataya. Bilang isang individual, pwedeng ikaw ay maging instrumento. Ikaw ay maging daan upang kanyang maging sandalan, maging kanyang hawakan o kapitan o katuwang sa kanyang buhay. Tulad ng isang pilay, mga kapatid, kailangan niya ng saklay upang makatayo. Ikaw na isang malakas ang katawan, ikaw na walang kapansanan, ikaw ang pwede niyang maging saklay, hawakan, kapitan sa kanyang pagtayo. Dahil hindi na niya kaya, dahil siya ay mahina, dahil sa mga problema ang kanyang hinaharap, iginupo na siya ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Mainam na ikaw na mayroong malakas na katawan, ikaw ang magsilbing saklay upang siya ay patuloy na makahakbang, makatayo at makahakbang muli. Isang kaibigan, isang kapwa pananampalataya, isang kapatid na hapo, hina, hinang-hina na sa buhay, ay kailangan niya ng isang malakas upang muling makatayo, makalakad, makapaglakbay. Sa anumang hamon ng buhay, napakahalaga sa atin, mga kapatid, na meron tayong katuwang, na meron tayong alalay, umaalalay sa atin. Sabi nga, lumang kasabihan,
walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Sa anumang hamon ng buhay ay naroon yung presensya dapat ng isang tao na ating maasahan, isang taong malakas, isang taong nagmamahal at patuloy na tumutunghay sa ating mga nararanasan. Siyempre, ang hatid mo sa mga taong nanghihina sa pananampalataya, hatid mo sa kanila ay pag-asa sa kanilang mahinang kalooban. Pangalawa ay malasakit, mga kapatid. Ang iyong kapwa, lalo na ang kapatid sa pananampalataya na mahina, ayon sa ating pinag-usapan, bagsak sa kanyang spiritualidad. Huwag na natin siyang sisihin, mga kapatid. Huwag na natin siyang husgahan o pagsalitaan ng hindi magagandang salita o mga bagay. Hindi rin kasi yan nakakatulong. Halimbawa, sabihin mo, hindi ka na kasi nagsisimba, kapatid, kaya ka ganyan. Hindi ka na kasi nananalangin. Hindi nakakatulong yung paninisi sa ating kapatid na mahina na nga sa kanyang buhay pananampalataya. Bagkos dapat ang marinig sa atin ay mga salitang nag-encourage, encouragement para sa kanyang kalagayan. Kung ang kapatid mo na pilay ay iyon pa ba siyang sisipain? Iyon pa ba siyang aalisan ng saklay? Upang tuloy siyang bumagsak? Huwag. Hindi dapat. Bilang isang taong malakas, magpakita ka ng malasakit. Huwag nating sabihin na kasalanan mo yan, deserve mo yan, matigas ang ulo mo. Dahil mga kapatid, may iba't iba tayong pinagdadaanan, may iba't iba tayong karanasan at kinakaharap sa araw-araw. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na deserve mo yan, kapatid, na tama lang sa iyo yan dahil ikaw ay matigas ang ulo. Hindi dapat yun, mga kapatid. Dahil hindi natin alam ang kalagayan ng iyong kapatid. Kaya huwag nating sasabihin na sawa na ako sa iyo, pagod na ako sa iyo, bahala ka na sa buhay mo. Huwag ganun, mga kapatid. Paano kung ikaw na lang ang inaasahan ng taong ito? Paano kung ikaw na lang yung masasabihan niya ng kanyang mga problema? Yung isa ba ay mawawala pa sa kanya? Mawawalan siya ng pag-asa, lalo na. At baka humantong pa ito sa pagpapakamatay. Maraming senaryo, maraming tayong nabalitaan na mga kabataan na dumating sa point na wala siyang mapaghingahan ng problema, wala siyang masandalan. Ultimo ang kanyang pamilya ay hindi siya naunawaan. Kaya kung mayroong mga tao na sa inyo ay nagsusumbong, nag-o-open ng mga problema, pakinig lang tayo. Napakahalaga na mapakinggan natin sila. Napakahalaga sa isang tao na mayroong nakikinig sa kanya at nakaunawa. Isang malaking bagay upang magkaroon siya ng pag-asa at ituloy ang kanyang mga laban sa buhay. Bakit na mabatid ay pagkatuto. Ang Biblia ay nasulat, ang mga kautusan upang magbigay sa atin ng gabay upang tayo ay matuto. Araw-araw ay may aral. Araw-araw ay may pagkatuto. Kung malakas ka ngayon, baka bukas ay ikaw ay mahina. Kaya maging matulungin, maging mapagmalasakit. Tandaan nyo, mga patid, umiikot ang mundo, umiikot ang buhay, tumatakbo ang buhay. Baka yung kapatid mo na mahina ngayon, darating ang araw, kinabukasan siya ay malakas. Darating ang araw na siya na yung tumutulong sa iyo. Kaya, kung paanong tayo ay malakas, maging matulungin. Gayun din naman, sa panahon na tayo ay mahina, ay mayroong taong aagapay sa atin. Matuto sa karanasan at maging mapagpasalamat sa Diyos. Ano man yung sitwasyon natin ngayon, ano man yung ating kalagayan, palagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa ating buhay na tanginan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Diyos. Amen.
Magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga kapatid.